Good day, Kensaya. Sa video natin ngayon, sasagutin na uli natin yung mga question na pinadala nyo dito sa channel natin. Masaya ako dahil marami na uling question na sasagutin uli si DQJ. Asahan nyo naman na sasagutin natin ito lahat sa abot na ang aking makakaya. Next question natin ay galing kay Carlo Reggie Lacanilaw. Sabi niya, Sir, usually weekend jog run lang kami. And usually pag sumasali kami ng fun run, 5K lang. We want to improve. Usually ba all run lang sa mga event or normal lang yung may lakad? O yun, yun yung question ni Sir. Maaaring yung iba na nanonood dito, yun din yung tanong. So hindi po, sa event naman po, talaga pong mayroon din naman na mga nag-run walk. Hindi naman po tayo iobligahin ng mga race organizer na puro takbo. Ito po lalo pag pan run. Ako po, 3K, 5K, kinukonsider ko pa po yan na pan run. Ha? Iba-iba naman po tayo ng opinion tungkol dyan. Talaga pong yung, pag ganun, i-enjoy po natin yung takbo. Kahit po sabihin natin na nalawalakad lang tayo, tumatakbo tayo, okay lang po yun, wala pong masama dun. Kung ano po yung kaya natin na ibigay dun sa araw na yun, yun po yung gawin natin, yun po yung i-enjoy natin. Masaya din po na yun, makabatian yung ibang mga runner sa daan. Masaya din na yun, kumain dun sa mga hydration station na makikita mo dun sa along the route. Kaya yung pong run walk, normal po yun. Marami pong gumagawa niyan kahit po sa 21K, kahit po sa marathon, may gumagawa po nun. Actually, yung run walk, hindi naman po siya masama. Yung iba po kasi yun yung way nila para makarecover yung body nila. Tapos pag-recovered ka na uli, pwede ka na uli tumakbo. Yung iba, mas nakakatulong pa nga yung ganun. Dahil kung magsano lang nakoconserve mo yung energy mo, pag feeling mo medyo palobat ka na or medyo napapagod ka na, mag-walk ka uli. Unlike yung iba na sobrang inuubos yung lakas nila, na pinipilit nila na tumakbo ng tumakbo, tapos pagdating po sa second half, hindi na sila makuwang tumakbo, tapos puro lakad. Ang ending po nun, mas mabilis pa yung gumawa ng run walk kaysa dun sa nag-ubos, dun sa first half na puro takbo nga. Pero yung second half naman, puro lakad na. O, pag po kinuwenta natin, mas mabilis pa rin po tsak yung gumamit ng run walk method. So, yun po, huwag po tayong mahihiya na sumali sa mga event kahit tayo po ay alam natin na maglalakad tayo. Okay lang po yan. So, next question natin po ay, so yun, galing ulit kay Hans Sonasan. Sabi niya, Coach, goods ba inumin ang ORS for pre-post run? Ang ibig sabihin po ng ORS na tinutukoy niya ay oral rehydration salt. Okay naman po yun, mas mura po siyang alternative kesa po dun sa mga brand na tinatawag na ko na yung salt stick. Medyo mahal po kasi yan. Ang ORS po, pang ano siya, parang yun niya, ang salt din siya mismo. So, yun, nakakatulong. Pero ito po, ma-advise ko lang yung oral rehydration kung sa mga long run nyo na po ito gagamitin. Yung mga 5K, 10K, hindi nyo pa po kailangan na uminom nito. Ako po, personally, gumagamit po ako nito. Dahil dati po, dun sa Ultra ko dati, ang binili ko, yun niya, yung brand ng salt stick, 300 per sachet. Hindi ko na maalala ko ilang tablet. So, hindi ko siya afford na i-maintain sa routine ko, lalo na pag nagko-compete. Kaya, yun, mas prepared kong gumamit ng oral rehydration salt kesa dun sa mga medyo mahal na parehas lang din naman yung epekto. So, yun, para sa akin, okay lang naman gumamit ito, lalo sa long run, tas longer distance na running. Pero sa short distance, hindi ko siya maipapayo dahil din naman natin yun kailangan sa shorter distance. Ayun. So, next question natin ay, galing kay Sir at Binjun, sabi niya, Sir, ilan gels po gamit nyo pag naglo-long run kayo? May mga isa-suggest po ba kayo na gel na budget-friendly? May kamahalan kasi yan, GU gel. 16K lang ang long run ko. Salamat and more power. Ayun. Hello, Sir Binjun. Isa po ito sa mga solid na ano, tika-subaybay natin. So, ako po ngayon, pag po long run, gumagamit po ako ng gel pag ang long run ko ay at least 30 kilometers pataas. Doon na lang po ako gumagamit. Pag po 21K, personally, hindi na po ako nag-gel pag long run or training lang. Ito po, mapapayo ko po kung sa kanya ay 16K. Base po dun sa sabi niya, 16K daw yung long run niya. May papayo ko po na mag-intake siya nito sa umpisa pa lang, magpondo ka na ng isang gel. Mga at least 30 minutes before yung long run mo. And then, sumunod nun is at least 7 or 8 kilometers dun mo intake yung pangalawa para ma-replenish na yung na-consume mo na energy para maitawid mo yung 16K. Sa akin, pangkaraniwan pag 21K,
ito naman yung mga payo ko, kung 21K yung gusto nyo testing ng gel, at least dalawa pa rin, 7 and 14 kilometer. Sa ikapito, saka isa, labing apat na kilometro, dun yung i-intake yung dalawang gel. Sapat na yan para dun sa 21K na training, na long run. Para to dun sa mga newbie, dahil talaga yung mga medyo advanced runner, hindi na sila nagtitake ng gel pag mga 21K na training. Next question natin ay kay at Noika Macho. Hi sir, baguhan lang at inaaral pa yung mga basic etiquette. Pag naglo-long run po, lalo sa mga busy na kalsada, dapat po ba tumakbo against the traffic? O wala naman po pinagkaiba? O yun. Ang tinatanong niya is, pag naglo-long run daw ba, is kailangan isalubong tayo dun sa traffic or dun sa sasakyan, or kailangan is nakasunod tayo. O ibig sabihin ng nakasunod, nasa likod natin yung sasakyan. So, yung usulong bumper ng sasakyan nasa likod mo. Ganun po yung ibig sabihin ng isang klase. So, yun, isang salubong tsaka isang kasunod mo yung sasakyan. Yun po dati, ako, mas sanay ako dati na yung kasunod ko yung sasakyan nasa likod ko. Ang iniisip ko nung dati, kasi yung mga driver, sanay silang lumulusot eh, di ba? Lumulusot sila sa, pag nag-overtake sila, sanay sila na ang nilulusotan nila is nasa right side. Kaya yun yung iniisip ko dati, na pag lulusotan ako ng driver, pag nasa right side ako, syempre mas sanay silang lumusot doon. Dahil diba, minsan lumulusot sila sa sasakyan, sa tricycle, sa motor. Lahat ng nilulusotan nila is nasa kanan. O yun, dati, ganun ako. Lagi ako nasa kanan. Pero nung naranas ako mag-ultra, doon ko naintindihan na talagang dapat sa lubong. Sasalubungin mo yung traffic. Although, nakakailang, lalo na pag mabilis yung pacing mo, na salubungin mo yung sasakyan dahil piling mo magbubungguan kayong dalawa. Ganun yung pakiramdam ko eh. Pero nung nakasanayan ko na yun niya, nakikita, mas mainam yung nakikita mo talaga. Yung traffic. Yung ibig sabihin nakikita mo yung makakasalubong mo. Dahil minsan, bigla na lang yan hihinto. Minsan, lalo na pag nasa likod mo, yung merong pangyayaring dating ganun eh. Yung magbababa pala ng sakay, biglang gigilid, parating ka, yun niya. Medyo nakakat ka din minsan. Kaya mainam po para sa akin na, yun niya, salubong para nakikita mo yung sasakyan na parating. Dahil sa subo ko sa ultra, pag tumatakbo, mas sanay din ako ng ganun. Pero yun naman ay nababago din yung pagiging, yung linya natin sa daan. Minsan naman may mga sharp curve na alam mo, kunwari, alam mo yung ruta, may sharp curve. At pakiramdam mo, ay lalo kang mas delikado pag sinalubong mo. Dahil di ba, minsan may curve na ganun. So, mabubulaga yung kasalubong mo yung sasakyan. Kaya minsan, pwede kailangan mo na rin minsan tumawid dun sa kabilang lane. Pag nakakita mo na masyadong sharp yung curve, tumawid ka sa kabila. Para hindi naman mabulaga yung sasakyan na parating, lalo na yung sa mga ahon. Di ba, minsan ganun eh. Minsan sa ahon, tas sharp curve, talagang kinakain ng mga driver yung elbow para hindi sila mag-overshoot. Kaya yun, bali yun niya, depende rin sa sitwasyon. Pero sa akin, pangaraniwan ngayon is against the traffic or salubong ang ginagawa ko. Ayun. Next question natin ay, galing kay Sir at Ian Rai. O, si Sir Ian Rai, siya yung gumawa ng pang-pop-up na ano natin. Isa to sa mga loyal. Sabi niya, ano-ano po mga bawal na inumin or pagkain para mabababa ang heart rate habang nagtitraining? O, yun. Usapang ano tayo, zone 2. Pagkain, ako, yun niya, sa umaga, talaga kasi nagkakape talaga ako sa umaga. Mahilig pa naman ako sa kape, yun yung talagang dark. Pero yun niya, pag ano, ang ginagawa ko, yung kung na-imagine mo isang mug, di ba, isang mug. Ako, pag yung talagang tatakbo ko, mag-training ako sa umaga, ginagawa ko na lang siyang kalahati. Para ko, konti na lang yung kape na nasa sirkulasyon ko pag tumatakbo ko. Dahil talaga pong nakakasira siya ng heart rate. Nakakabilis ng pagtibok ng puso. Kaya kung hindi na tumitibok ang puso mo, uminom ka na lang ng kape. Hindi, kidding aside, yun niya po. Binabawasan ko lang yung dami nung iinomin kong kape sa umaga. Yun, ingat-ingat din tayo sa mga gel. Kasi merong mga gel na caffeinated. Talaga, meron pong mga ganun. Kasi merong ibang runner, gusto nila yung sipa ng caffeine sa body nila. Kaya ganun. Pero yun niya, kung mamaya, tumira ka ng gel, lalo na kung long run pala. Tapos yun niya, tingnan nyo mo kung caffeinated. Baka caffeinated pala yung gel mo. Magtataka ka kung bakit feeling mo. Yes, ang bilis ng heart rate mo. Yun, isa yun sa mga dapat mo obserbahan. Yun, para sa akin, ano, yun, pahinga pa rin. Magandang pahinga.
yung gabi, magandang tulog, nakakababa rin yun ng heart rate, hindi lang talaga puro sa kinakain or sa mga inumin natin ibabase yung pagbaba ng heart rate. Yun yung pagbaba ng heart rate, yun yung napapababa naman yan, lalo na pag yung sobrang sanay na tayong tumakbo ng zone 2. Eventually, yung same effort na kunwari 630 pace mo dati, kinukuha mo yun na kunwari 160 beats per minute. Kaka-zone 2 mo, mapapababa mo na yun, yung 630 pace, eventually, mapapababa mo na yun ng unti-unti. Makakita mo, nasa 145 na lang. With the same amount of effort na binibigay mo, kaya yun. So, yun sa pagkain, wala namang masyado yung kape lang talaga. Yun yung pangkaraniwan natin iniinom bilang runner, tsaka yun yung mga gel. So, yung next question natin ay, galing kay Sir at Rocky Balboa. Sabi niya, water or Gatorade bossing Lodi? Ang best hydration, thanks. Ang sagot ko po dyan ay, Pocariswet. Seryoso. Mas ano po para sa akin yung Pocariswet eh. Ewan ko ba. Mas okay din dati, Gatorade din naman. Okay din naman ng Gatorade. Parehas din naman sila. Pero siguro, depende na lang din sa magkoconsume. Para sa akin, Pocariswet. Yun niya. Pangkaraniwa kasi dun sa nilalaro namin sa Clark, talagang sponsor nila si Pocari. Shoutout sa Pocari. Sa ngayon, masarap din naman siya lalo pag malamig. Tapos parang feeling ko mas mabilis mag-replenish yung Pocari para sa akin na. Yun. May pagkakataon na kahit sabihin mo may Gatorade ka, may Pocari ka, mas pipiliin mo pa rin yung tubig. Depende pa rin po yun sa sitwasyon, lalo pag ultra na sobrang, minsan nakaka-umay din kasi talaga. Yung lasa nung dalawang yun. So yun, mahalaga pa rin. Okay yung tatlo. Gatorade, tubig, tsaka Pocari. Walang tapon dyan, pero ako mas prepared ko talaga Pocari. So, yun, nasagot ko na po lahat yung mga question. Actually, meron pa pong susunod. So, yun nga, puputulin muna natin dahil nagiging sobrang haba yung video natin ngayon. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng question. Pasensya na po kung medyo na-delayed yung pag-upload ko dito sa Q&A. Sa party na to, medyo marami lang po talaga inaasikasa na itong mga nagdaang araw. So, maraming salamat po sa lahat-lahat. Muli po, kung meron kayong mga questions, sana patuloy niyo pong isend. At susubukan po natin sagutin yan sa abot ng ating mga kaya. Lalo po sa mga newbie na naghahanap ng sagot dun sa mga katanungan nila. Ito na po yung para sa inyo. Feel free lang po na mag-send kayo ng mga question nyo.